Good morning mga kabukid. Nagpakain na tayo ng mga alaga manok. So hindi muna natin sila mailalabas ngayon dahil makulimlim na naman. Medyo masama yung panahon ngayon kaya hindi natin sila ilalabas. So hayaan lang muna natin sila dyan. Kasi kahapon nailabas ko naman sila. Kasi medyo nung umaga nilabas ko sila dahil maganda yung panahon. Problema nung magtatanghali na, lagi na naulan hanggang ngayon, paambon-ambon pa rin. Okay lang yun at nailabas natin sila kahapon ng umaga at ngayon, tingnan natin kung uminit. Pag uminit, ilabas natin. So ngayon at marami akong gagawin ngayon sa ating babuyan. Kasi ngayon yung schedule ng mga bihik natin na yung 14, schedule nila ngayon para turukan ng iron pang day 14. Tapos yung 4 na piraso naman, yung sa kabilang inahin, pang day 10. So vitamins naman sa kanila yung tuturukan natin. So medyo marami-rami na yung tuturukan natin ngayon kasi nagsabay sila. Ito mga kabukid yung susunod natin na abangan na mga nganak. Grabe, ang laki na. Laki na yung kanyang tiyan. Sana marami rin yung kanyang ianak. Dahil nung nakaraan, yung huling panganang anak niya, 12 yung kanyang anak. So sana ngayon, marami ulit. Pero sa tingin ko marami naman dahil malaki yung tiyan. Ayan mga bukid, ito namang isa. Laki na din. Next month pa to. Ito yung huling mga anak. So next month naman yung kanyang due date. Laki nito. Ito yung pinakamalaki sa mga nandito. Yung dalawa, itong magkapatid, ito tsaka yung isa, yung mga anak. Ito yung ating inahin, no, na nanganak ng 15. Ayan yung kanyang mga bihik. So, inuulit ko, okay lang naman na maglilinis tayo ng kulungan na hindi natin inaalis yung kanilang mga bihik. Para basta wag lang nating babasahin ng direkta yung mga bihik, no. Okay lang na matalsikan sila ng tubig. Basta wag lang direktang babasahin. Kasi hindi rin maganda na araw-araw pag maglilinis tayo, huhuli natin yung mga bihik. Kasi nai-stress din yung mga 'yan. Kaya lalo pa dito. Ang dami. Ang dami nila. So okay lang yan, basta wag mo mabasahan ng direkta. Okay.
Hindi makasingit yung maliit. Pero kahit maliit, naka ano rin siya, oh, nakakasingit din, oh. Okay. Ayun paggagawan din. Nakakuha rin siya ng dede. Maliit lang pero hindi ako patalo. Eh mga bukid, nahuli ko na sila lahat, no? Yung 14. So ngayon ay pang 14 na araw nila simula ng ipinganak. So day 14, ang gagawin natin sa kanila ngayon ay magtuturok ng iron. So dahil medyo malalaki na sila, dati nung maliit pa, nagtuturok tayo sa may legs, sa may likod na parte ng legs. Ngayon may malalaki na, sa lake na tayo magtuturok. Ayan, so ang gagamitin natin ngayon na iron ay Jectran. So 1 ml bawat isang biik. So ayan, umpisa na natin. Huwag na natin patagalin at baka ma-stress pa sila, no? Ayan mga kabukid, tapos ko na sila maturukan ng iron. Day 14, simula na yung panganak. So, iron Jectran yung aking ginamit. Tapos, ito naman yung isusunod natin, yung apat. Ang ituturok ko naman dyan ay vitamins. So, pakita ko sa inyo yung gamit ko. So, sa vitamins naman, ang gamit ko ay Rubicom Jic. Ayan. So, product siya ng Rubina. So, medyo mura to kaysa ibang vitamins. So, halos pare-pares lang naman yan. Kaya lang, kung tayo ay nagtitipid, ito mas mura. So, matagal ko na rin itong ginagamit. So, subok ko naman na okay naman. So ayan, umpisa na natin. So apat lang naman sila, yung magkakapatid. Kaya mabilis lang yan at hindi ko na ipapakita sa inyo, no? So ang gamit ko ay Rubicom Jic. Ayan. Ayan, tapos na silang maturukan ng vitamins.
Ngayon ang pang 10 araw nila, simula ng ipanganak. So, day 10. Yan, so apat lang naman sila. Ay mga bukid, so wala na tayong gagawin ngayon. Mamaya, pala, yung gagawin ko ay gagawa ko ng pakainan dito. Kasi kahapon hindi ako nakagawa. So, mamaya gagawa ko para matuto na silang kumain. Para maturuan ko na kumain ng feeds. Kasi yung ginawa nating painuman, pakita ko sa inyo. Ito. So, tingnan natin. Ayun, so nabawasan na rin. So, ibig sabihin, mayroon nang umiinom dito ng mga bihik. Kasi nabawasan na yung laman. Kaya mabilis lang naman sila matuto. Kagaya ng ano, ng sa pigs, kahit hindi natin sila turuan, minsan makikita natin na pag nagpapakain tayo ng inahin, yung mama pig, nahihikain din sila. Kaya, kumbaga, natuturo din sila kahit hindi tayo magturo. Pero gagawa na tayo para makakain na sila ng pigs. So sa ngayon, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa aking channel at sa patuloy na walang sawang pagsuporta. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat at paalam na muna.